Mga idol, January 26, 2020 sa Amerika. Alam niyo naman siguro yung nangyari. Alam niyo na yung balita. Ayun nga, napasama si Kobe Bryant sa isang aksidente kasama ang kanyang anak. Pati isang player, tsaka isang magulang, tapos yung pilot. Lahat ng nandoon sa helicopter ay, yun nga mga idol, namatay. And ayun mga idol, malungkot ang basketball community ngayon. Actually, hindi lang yung basketball community. Lahat nung nag-a-adore kay Kobe sa iba't ibang larangan mga idol, malungkot. And marami ng NBA player mga idol yung nagbigay ng condolences ng mga mensahe nila para kay Kobe kasi wala namang nag-e-expect na ganito siya, ganitong klase siya mawawala dito sa atin mga idol. And ayun mga idol, gusto ko rin i-share muna sa inyo yung sa part ko kung bakit sobrang sakit sa akin yung pagkawala ni Kobe Bryant, the Black Mamba. Unang-una mga idol, sinabi ko sa sarili ko, bata pa lang ako noon mga idol, siguro high school or siguro elementary pa lang ako noon, na sana isang beses or gagawin ko yung best ko na isang beses man lang makapagpapicture kay Kobe habang nasa laro siya. Pero yun nga mga idol, nag-retire siya noong 2016 and hindi na yun mangyayari. So naisip ko na lang mga idol na magsusumikap pa rin ako, and pag nakaangat nga ako sa buhay, ayun, lilipat ako ng Amerika and magpapicture ako sa kanya. Kung anumang paraan yun mga idol, basta gusto ko makakapagpa-picture ako sa kanya kahit isang beses man lang. Kasama yun sa bucket list ko mga idol. Pero yun nga, dahil sa nangyari, hindi na yun mangyayari. Hindi na natin ma-checkan yung isa nating bucket list. And isa pa mga idol, wala ako siguro dito sa harapan ninyo na nagsasalita, sa harapan ng camera na to, na nagsasalita patungkol sa mga basketball and mga bagay na katulad niyan, kung wala si Kobe mga idol. Practically si Kobe yung dahilan kung bakit ako naging interesado sa basketball. Siguro kung walang Kobe baka may ibang dahilan, pero sa buhay ko ngayon mga idol, si Kobe ang dahilan. And naalala ko pa 2008 to 2009 NBA season, Western Conference Finals, Lakers versus Denver Nuggets mga idol. Yun yung unang panood ko ng basketball game. And doon na ako nagsimulang maging interesado sa basketball. 10 years old, 9 years old pa lang ako noon. And ayun lang mga idol, sobrang sakit na isa talaga si Kobe sa dahilan kung bakit ako nagbasketball, kung bakit ako naging interesado sa basketball. And practically kaya ako nandito mga idol, dahil kay Kobe, dahil sa Lakers mga idol. And masakit lang talaga. As you can see mga idol, may mukha tayo sa video natin ngayon. And pag gumagawa kasi ako ng video, may script ako para hindi ako nawawala-wala. Pero ngayon, wala munang script mga idol. Kung sino mang players mga idol yung naisip nyo, siguro meron silang tribute or message para kay Kobe Bryant mga idol. Isa pang naisip ko mga idol, si Trae Young. Sa game nila today mga idol, ang original number ni Trae Young mga idol is 11, pero this game number 8 yung sinuot niya as a tribute to Kobe Bryant. And tumira siya ng 24 shots and nagkaroon siya ng 81% sa free throw line. And ayun mga idol, lahat ng mga numbers na nabanggit natin ay nag-i-equate kay Kobe mga idol. Yung number 8 is yun nga, yung original number ni Kobe Bryant. Then yung 24 shots is number 24 ni Kobe Bryant, yung sunod niyang number. Then yung 81 naman mga idol is yun nga mga idol, yung career high ni Kobe na second of all time sa scoring in a single game. And sino pa ba mga idol? Si LeBron James, pagbaba niya ng airport. Pagbaba niya ng airplane mga idol, ayun, namataan siyang may niyayakap, nalulungkot din sa pagkamatay ni Kobe Bryant. Hours lang mga idol, one day ago or
hindi lang siguro one day yun mga idol, after i-break ni LeBron James yung record ni Kobe na third in all-time scoring list mga idol. Kung sino yung naiisip ko mga idol, biglang yun nga mga idol, may mga message la kay Kobe. Hindi ko lang masabi ng maayos kasi nalulungkot pa rin ako hanggang ngayon mga idol. Pero yun nga, si Kyle Kuzma, nag-message siya sa Instagram. Si Dwayne Wade, nag-IG story siya. Si Dirk Nowitzki, nagbigay din ng statement mga idol. Tony Parker, hindi lang sa basketball, si Derek Jeter din mga idol, ay nagbigay ng comments niya patungkol nga sa pagkamatay ni Kobe. Yun nga, message niya sa kung ano yung naging si Kobe nung siya ay nabubuhay pa lang, nung kasama pa lang natin mga idol. Sa game ng Pacers and Blazers mga idol, as a tribute to Kobe, sa simula ng laro, unang possession ay nasa Blazers, nag-commit sila ng 24 second violation mga idol. Then the next possession, possession na ng Pacers, nag-commit naman sila ng 8 second violation. And yun nga, tribute pa rin yun kay Kobe. Lahat nagpapalakpakan sa arena, lahat nalulungkot. 24 and 8 numbers ni Kobe sa kanyang jersey. Si Shaquille O'Neal mga idol, nagbigay rin ng tribute. Si Jerry West, si Michael Jordan, nagbigay rin sila ng mga comments nila patungkol kay Kobe Bryant mga idol. And bigat ng puso ko ngayon mga idol, bilang isang nagaganto mga idol sa mga yung mga gumagawa-gawa ng NBA. Isa si Kobe sa nagbibigay ng drive ko mga idol. Tinuruan niya tayo ng Mamba mentality. And bilang tribute rin sa'yo Kobe, ipagpapatuloy ko yung mentality na ganun. To end this video mga idol, may lesson akong napulot dito sa pagkamatay ni Kobe. Isa lang yung ibig sabihin nun, dito sa buhay natin, nothing is certain. And ayun, maaaring sa isang snap lang, sa isang pagpikit mo lang, maraming pwedeng mangyari. Katulad lang din itong balita na natanggap natin ngayon. Actually mga idol, nag-upload tayo ng isang video this day, nitong madaling araw. And natanggap ko, nakita ko yung balita na wala na si Kobe habang nagre-render ako ng video. Bale, 12 minutes ago, nung pinost ng TMZ yung article, nakita ko na yung... Doon ko nakita mga idol habang nagre-render ako ng video. Yun nga yung sa laban ng Lakers versus Philadelphia 76ers. Kung ano yung mga naging mali doon sa pagkatalo nga ng Lakers. And simula nun mga idol, simula nung pag tingin ko nung balita na yun, syempre feeling ko naman fake news yun, pero TMZ na yung naglagay, although parang alam ko paparazzi yung organization nilang yon. Then sunod-sunod na New York Post, then ayun na bigla yung mga local news na yung mga GMA news, yun na wala na. Kung fake news to mga idol, ito yung tatanggapin kong fake news talaga, and ito yung matutuwa akong fake news, pero hindi talaga mga idol. And kailangan natin mag-move on, pero mahirap mga idol. Bata pa si Kobe, 41 years old. Marami pa sanang pwede gawin. Pero yun nga mga idol, nothing in this life is certain. And may plano yung Diyos, may dahilan yung Diyos kung bakit si Kobe pa. Tinatanong ko rin sa sarili ko mga idol, bakit si Kobe pa? Pero yun nga mga idol, the Lord has a plan and His ways is higher than our ways. So hindi man natin alam yung dahilan kung bakit ganun, kung bakit si yung Kobe Bryant pa of all people mga idol. Pero yun nga mga idol, God's plan. And yun nga mga idol, na sabi natin kanina na to end this video, ito nga yung lesson natin mga idol, na make every second count. Huwag niyong palalampasin yung bawat segundo mga idol. Kung may mga mahal kayo sa buhay,
paramdam nyo sa kanila, mga idol, kung gaano sila kahalaga sa inyo, kung gaano nyo sila kamahal. Kasi in a blink of an eye, pwedeng mawala lahat yun, mga idol. Hindi natin alam. Sabi nga sa kanta ni Meghan Trainor, na like, I'm gonna lose you, ayun nga mga idol, I'm gonna love you, like I'm gonna lose you, I'm gonna hold you, like I'm saying goodbye. And yun mga idol, yun yung pinaka lesson na naisip ko dito sa pagkawala ni Kobe Bryant. Hindi lang pagkawala mga idol, bigla ang pagkawala. Na sa buhay natin, nothing is certain. And ayun, let's make every second count. Salamat sa panonood nyo mga idol. Hindi ko alam kung mag-comment kayo, bahala kayo mga idol. Basta ito yung personal tribute ko para kay Kobe Bryant. Salamat Kobe sa mga lessons na binigay niya sa amin sa pagpapakita ng Mamba mentality. Sa pagpapakita na kailangan wala kang day off. Kahit injured ka, nagsusumikap ka pa rin. At nakita namin yun lahat. Isa si Kobe sa pinaka minahal ng mga NBA players, and yung mga batang players ngayon ay nag-look up kay Kobe. And yun nga mga idol, tinetrain na rin ni Kobe yung mga batang players, sila Jason Tatum, Kyle Kuzma, Trae Young, Luka Doncic, lahat yan mga idol. Tinetrain ni Kobe, and sobrang nasaktan din sila sa nangyari. Lahat naman tayo. Yun nga mga idol, ito lang ang video natin. Salamat sa panonood yung mga idol. Ito yung personal nating tribute kay Kobe Bryant. Sa susunod na video na lang mga idol. Mamba out.